Tao ang makakahindi sa tukso na dala ng pera at tawag ng laman. Konsolado na natin sa ngayon, Mama. Wala akong ibang tinadarasan kundi sana bumalik si Lalo. Pero nung nakilala kita, nagkaroon din akong nakalimot. Nagbalik na nang hindi si Lalo. Hindi ka pa rin magiging akin. Lalo, you have no idea o habi ayan sa paninigilin. Bakit yun siya, Kama? Hindi ba bago na nawala? Saan girlfriend mo? Lalo! Namiss ko na! Hindi mo ba yayakapin ang mami mo? Magkabalik ka na ba si Lalo at saka si Lola? Come to think of it, no? Bagay na bagay sila. Isipin mo, di ba sa pundo? Pangalan pa lang magkaterno na. Pero, naisip ko lang, hindi ba dapat mag-resign na si Lola sa La Primera? Kasi siyempre, si Lalo, na boyfriend niya, presidente ng Distillería Llobregat, hindi ba conflict of interest yun? I mean, kung ako si Lola, hindi na ako magtatrabaho, papakasalan ko na si Lalo at magbuhay doon niya lang ako. Eh, hindi naman kasi lahat ng babae mukhang pera katulad ng iba dyan. Ang alam ko kasi talaga sa nagpapakasal, eh, mahal nila ang isa't isa. Hindi ko nata kumakain. Hindi ko ako nangyay dito sa ganitong pagkain. Ngayon ang halin. Pero paborito mo ang lobster, di ba? Yung lagi mong in-order sa mga restaurant. Siguro dati, pero nag-aamin siya ako, di ba? Pero ngayon, hindi ka na paborito ko. Wala bang gago ka na dito? Kahit bacon o inihang na liyempo? I don't think I have a menu. Okay, gusto mo? I don't want it too much. Very urgent or well. You want it there? You don't want it there. Ano daw yung luto na gusto mo? Dito na lang. Well done. Pasensya na mo ha. Hindi na alam yung mga luto dyan sa steak na yun. Kasi alam mo, nag-anong siya ako. Alam ko gusto mo akong makasama. Sa totoo lang, ako po mag-spend time with you, di ba? Pero dami trabaho eh. Sige, tapusin muna ito para makauwi na ako. Ay, huwag mo kalimutan yung dinner mo ha. Huwag kang magpalipas ng gutom, ha? Vitamins mo, ininom mo na ba? Okay. O sige, ingat na lang doon sa pagkasay, ba? Okay, bye! Okay, bye. Gaya ba kasi hindi mo pinakausap sa akin si Pato? Kakausapin mo ba? Hindi, sorry. Nagmamadali. Ang daming trabaho eh. Ang sabi lang niya, hindi daw siya makakauwi agad. Sabihin ko na lang daw sa'yo. Yung ba narinig yung sinabi? Hindi na makakauwi agad. So, huwag mo na siyang hintayin. Eh, ang gagawin ko dito sa bahay? I'm so bored, no? You're so bored? Marami. Maraming bagay na magagawa dito sa bahay. Pwede kang uminom ng lason, maglaslas ng pulso. O kung gusto mo ka rin, mag-50 ka dyan kahit saan dyan. Ayaw ka mag-aaral si Fanny talaga. Alam mo, buli na lang nandito ko. May nakakausap ako. Sa patawag mo pa ako. Kasi, ang gras na iisip ko na mas mahal pa ni Pating trabaho niya kaysa sa ako. In fairness, magandang idea yan. Hindi pa ko yung lahat. Pwede pa rin mapunta sa akin si Pato kung magkakahiwalay sila ng BPA. Honey,
Kailangan ko na nga palang magbayad dun sa wedding coordinator natin. Down lang naman. Kasi, syempre, kailangan asikasin na yung kasal natin. Magkano ba kailangan mo? 16,000 pesos lang naman. Lang? Nilalang mo lang ang 60,000 pesos. Wah, sumakahin ka naman parang bariya-bariya. Well, kung sa bagay, pero alam mo makakapagtaka yan ha, coordinator, 60,000 pesos. Mahal naman yan, pati buhay natin. Iris, I want my wedding to be perfect. My God, it's freaking to be a star. Eh, yung pera mo, gamitin mo. Tama na! Bebe, iisuhan na lang kita ng cheque. Now, can we have our dinner in peace? Pwede ba yun? Alam mo, Biggie, napansin ko din yan eh. Si Pato masyadong seryoso sa trabaho niya. Busy, career-oriented, ambitious. Parang tingin ko nga wala nang panahon na magseryoso sa isang relasyon. Ano ba yung sabihin? Ano ba sa buhay niya, Sir? May sinabi ako, walang sinabi, ikaw nagsabi nan. Alam mo, marami akong gustong sabihin pero naaawa ako sa'yo eh. Huwag na lang. Gary, sabihin mo sa'kin, kami ko yung sabihin kay Patong sinabi mo. Okay, eto lang sa'kin lang. Nagtataka lang ako ano bang nagustuhan mo kay Pato. Okay, given na na, luha ko siya, maganda siyang umiti. Lalo na, ang ganda ng katawan niya. Masos na, sa abs na, di ba may ipang na. Pero that's not the point. Ang punto ko eh, malikot ang kamay niya. Yun. Ano ba? Likot niya yung kamay niya, ano? Isang saan yung party ng pasensya doon dati eh. Gaga, hindi yun ang ibig sabihin. Klepto siya. No way! Ay, yes way! Alam mo ba nung isang beses, hinahanap ko yung mga gamit ko, medyo nawawala yung ibang gamit ko. Nung pagbukas ko ng drawer niya, aba, nandun ang gamit ko. Eh, siyempre, ayoko naman sitayin dahil, you know, bro ko yan eh, dude ko yan eh, ibigan ko, di ba? Kaya pala! Kaya pala, pag pumunta ako sa bahay na to, lagi yung nawawala ng gamit ko, hindi nang nawala yung mascara ko. Mahal-mahal pa naman ang pinto. Baka next year. Siguro kailangan bili mong makeup yung waterproof. Kasi, nung isang beses, nakita kita naglalagay, nag-smear. Ayun. Kasi ko na scarf na wala din dito. Ay, ginawa ko ng basahan. Huwag na Gary! Magkaroon ng boyfriend ng pagsinata! Ew! Ito naman plano mo ngayon. Hihiwalay mo na si Lee. Mauuna na ako kasi lumalalim lang yung gabi. Eh, hindi na rin ako pang nagpuwet. You know, nagka-admi siya ako, diba? Hindi mo na ba yung pencil ba? Hindi na yun. Siguro kung pwede kayo na lang magpaalam para sa akin. Kaya... Ang maliban, Lalo. Alam ko na iiwan ka pa sa akin. Naiintindihan ko yung sitwasyon mo. Ang tagal na pala na pinaghiwalay tayo ng lodo mo.